take you home. Take it. I should have said it before. Try to hide it, fake it. I can't pretend anymore. We call the magician.
Yeah, share kita na kayo.
Isang pagpapatunay
kinatawa ng ika-apat na distrito ng Bulacan, iginagalang Attorney Henry Villarica, sa ating Mayor Linabel Villarica, sa mga masisipag na kasangguni sa sangguniang panglunsod, sa lahat ng mga department heads, sa lahat ng kawani ng lokal na pamahalaan, at sa lahat ng ating mga panauhin, magandang araw po sa inyong lahat. Ang bilis ng paglipas ng panahon. Nakaisang daang araw na po pala tayo sa panunungkulan. Taus-pusong pagbati at pasasalamat ang aming ipinaaabot sa ating butihing punong lungsod, Mayor Linabel, sa inyo pong ika-isang daang araw ng panunungkulan bilang ina ng lungsod ng Maykawayan. Kaagapay ninyo po kami at laging nakasuporta sa inyong leadership at excellence in good governance. At sa inyong magandang simulain sa mga programa at gawain ng ating lokal na pamahalaan na lubos na nakakatulong sa ating mga kababayan. Pagbati at pasasalamat din po sa mga kasamahan natin sa sangguniang panglunsod. Sa ating mga konsehal, nakaisang daang araw na po pala tayo, mga kasama. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa pagbalangkas ng mga epektibo at makataong mga batas na nakapagdudulot ng kaayusan, kaunlaran at makakatulong sa pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng bawat tahanan at ibang sektor sa ating pamayanan. Simula lamang po ito ng isang daang araw ng ating panunungkulan, pagpapatuloy lamang po ito ng ating sama-samang pagtutulungan at pagkakaisa sa pagkakamit natin ng ganap na pagbabago at patuloy na pag-unlad ng ating lungsod ng Maykawayan. Malugod po namin kayong tinatanggap sa programa nating ito para sa ating ika-isang daang araw ng ating panunungkulan. Smile, be happy and enjoy. Sa Maykawayan, may magandang buhay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating panunungkulan. Sa mga miyembro ng sangguniang panlunsod, sa pamumuno ng ating Vice Mayor Georgie Violaco,
Ang pamamahalan ko ng ating inibahan ay isang papapatuloy lang po kung saan ako nagsimpa noong 2016. Para po lang yung nakabila na buto ng pagbabago dito sa ating inibahan. Kaya humingi po ako na pumanhin sa mga apektuhan sa mga pagbabago na kanuha natin dito sa ating ibang dito. Kailangan ko kasi yun, kailangan ko natin ng disiplina, pero ang problema ko, pag naapektuhan tayo ng personal, ay parang kayo na itanggapin ang pagbabago. Tanto ay maintindihan ng bawat isa sa atin na ang parang mayroon dito sa ating inusod at nagawaan na tayo. Ang dapat natin gawin ay kung ano ang makapunuti na mas maraming pangkayas. Kaya po, kung may mga sektor na tinatamaan sa pagbabago, ginawan po ang karanilan sa gusto natin mas maging maayos ang kabuluhan ng ating siyudad dito sa mundo. Marami po tayo mga naging pagbabago. Marami po tayo mga sinimula ng proyekto. At isa po dito, kasalukuyan po mga sinagamalan ay yung gusto po namin mabuhay at maging maulat ang populasyon. Magkakawalan po natin yung magkakaroon ng maayos na access mula sa expressway patungo sa loob ng publasyon. At isa na po yan po ay nilulungan na po natin ang tinatawag na Macheco Street. Para po mula sa expressway ay mabilis na makakarating ang mga mamamalakad at mga gusto maghanap buhay dito sa atin sa loob ng ating publasyon. Nakita naman po natin kung ano ang naging epekto ng mga kapaluwag ng tali. Nakita po natin ito sa barangay ng Mangha. Umakala po ang mga mas edad na po dito. Nung balon po na hindi pa nakakaroon ng widening po doon sa parte ng Mangha ay maaala po ninyo na ito na ay pangkaraniwan hindi naman mga commercial establishment sa mga nasa kung hindi mga pangkaraniwang pangkabahan. Pero ngayon po, pagdaan po natin mula sa stoplight hanggang doon sa tollway, makikita po natin ang mabilis na pagbabago. Marami po mga bako, marami mga kainan, at iba ibang klase ng establishmento na nga tayo po sa lugar na yun. Kaya po, yung sana, gusto na kayo na ito na umaganda dito sa atin sa loob ng publasyon. Kung po naman po sa infrastruktura, tuloy-tuloy po ang program. Ang bakit po yung bayan ng publasyon na kanan po ng lugo. Nakaset up na po na dahil po natin itong ating bayan, itong ating publasyon. Mula sa tulad, sa ito, dito sa pagkawalan natin ay pinagluti at mga matatanda at tawag. Kaya, yun po ay medyo itatakas po natin yung bahagya para po tuloy-tuloy ang progreso maski na panahon ng katulad. Yun po rin ang ating ginagawa sa makakapurhayin sa kasalanan. Dalawang sektor po, dalawang lugar po, yung sa Baha at yung sa may boundary na Marilao sa may SM. Yun po ay inaalis na po natin, inaalis po natin. At ako ang ganyan, upang tuloy-tuloy ang progreso, maski na hindi maganda ang panahon. Kasalukuyan, ano po ang nangyayari? Kung kayo po ay ganito,
hindi kayo makarating sa Manila kasi na wala namang baka kung sa lugar ng inyong pinakasukan. Dahil namang panagro ang ating mga nakaraanan patungo sa ating patutunguhan. Kaya, ang mga tayo ito ay tanyo sa atin. Kaya, hindi ko po ng konting pamali sa mga apektuhan dahil po sa pagkataas ng ating mga tao. Sa parte ng pasensya lang po kasi ako kung mag-asip. Kaya ito lang po kasi yun. Sa ngayon po, hindi po pa pagkataas nakalubog ng ating mga bahay, yung ating loob bahay. Nakalubog din ang ating lahat ng ating lahat ng ating loob bahay. Kung may mangyari po sa inyo habang kayo ay nasa inyong bahay, huwag namang mangyari, kaya huwag na bawa ko ng atake. Kailangan nang dalhin sa ospital. Ano yung dadalhin? Wala nang mahaan. Pangalawa, meron pa rin dapat pasukan sa Quezon City. Kung Quezon City ang kapatas ng lugar, wala namang pagdalo. Hindi kayo makarating sa inyong pupuntahan. Dahil nakalulo ang inyong mga bahay at tahanan. Pag-iitaas sa sulatin ng bahagya ang ating mga tahanan, tuloy-tuloy po ang normal na aktivity. Tuloy-tuloy po. Although, siyempre po, ang ating loob ay talagang dati mo ng talaga at iyo tayo ang kalulo sa tubig. Sana po ay makatindihan ang bawat isa. Palagi ko nilang sinasabi na ang solusyon ay hindi magtataas ng ating kundi ang pagkumpay ng mga kapatulay. Tama po yun. Pero hanggang hindi po natin nagagawa na hindi natin nagagawa na i-dress ang lahat ng ating mga hilo at sapa, kailangan po na ang koneksyon sa mayawalan ay magpatuloy. At yun po ay magagawa naman kung ang ating mga ay nangawag na inaulong kay Pedro yung masikatulan sa karang bahagyan na inyong katakaan. Marami po na itong tinimulan ng Mayor na ang nagpapalay at pagpapatuloy ng ating nasalukuyan ng Mayor ng Public Sports Center na nasalukuyan ng Mayor na ang ginagawa. At sa tungkol sa issue na ating sinasabi nila na may kawayan ng General Hospital. Wala po tayong public hospital. Hindi po totoo na yung lugar na yun, yung tinatawag na may kawayan ng General Hospital ay isang public hospital. Ang pinasok po ng kontrata ng nakaraang administrasyon sa isang pribadong grupo ng mga doktor ay isa pong tinatawag natin na private contract. Ila ang nakapagpo, manihingin sila at nagbabayad naman sila ng benta sa ating insurance na ito. Kaya alam ko ay katulad lang po yun na nanginawa ang ikawayan ng mga sastra, ng Lord, ng mga sarenis. Lahat po yun ay nanandang. Kaya kung sana sa mga politiko, huwag po ninyong iligaw ang ating bayan. Hindi po yun pagkakasigan. Yung binasok po ng nakaraang administrasyon ay hindi pagkakasigan na parang lumalabas po ngayon na ayaw natin iusan o ayaw natin. Wala po tayo naging buksan ng pagkakasigan. Pagkakasigan po yun, maski na kasal po yan po, hindi ko buksan. Maski magbuksan po yun, primary po yun. So wala na lang magiging mabon, wala na lang magiging libreng serbisyo para sa taong bahay. Tara po, wala na natin ilan ng pagkakasigan. Ngayon po, ginagawa na natin ang naraan para magiging pagkakasigan yung kasalan po yan na katulong mo ngayon na dinin ko. Ano po ang paraan na wala?
Nagbayad po ako ng $1,000 para magkaroon po ng public house sa tala dito sa akin. At yun po, ang dito po ako ng pagkalagay ng public house sa tala Department of Health. Yun po kung hospital na kasama po yan, sa konsepto na panasok nila, hindi po yun ang public house. At although, ano naman po natin, ang nakapasan na sa mabili ang late na magandang kapatang mga batas, kapurbakan ng Governor House o mga House of Representatives, at ang pagpapa sa Senado. Yun po ang isang mga gusto ko rin magbigay sa inyo na ating mga observasyon na loob ng tatlong mga buwan na ako ay nasa Kongreso. Marami po na ako nakita na pinagawa sa ayon na sa aking pagpalagay ay hindi na kailangan pa sa ating Kongreso. Halimbawa po, pumunta po ng tayo ng Kongreso dito sa hospital. Bawat isa po ang mga kongresista na gusto mo kayo ng hospital sa aking kanilang lugar ay kailangan magpayag sa nabili para magkaroon ng hospital sa aking kanilang lugar. Hindi po ba ang mas dapat magkaroon na lang ang isang master checklist kung gawin sa pagbabayad kung kailangan ang isang lugar ay dapat magkaroon ng isang public hospital. Halimbawa, pag ang isang lugar ay umabot sa ganitong bilang ng population, dapat o kaya yung laki ng kanilang matira, yung laki ng kanilang pondo, dapat po yun ang umabot na hindi po kailangan lumabas sa Kongreso. Ito ba? Halimbawa po, sa education, kapag sa sabon ng isa, pag kailangan ng high school sa isang lugar, kapag kasi ang bilang para magkaroon ng high school, hindi po ba ang dapat eh, at sapat na yung bilang para mangyayari sa lugar ng ating high school, automatic po yun na itatayo na hindi na po kailangan pagsapat na sa isang bilang para lang po sa ganyang bagay. Halimbawa po sa mundo ng politics, convention ng mga municipal roads, city roads, hindi po national road. Ganun po po sana, ikawag po na lamang. Pag halimbawa, pagdating na UBC area, yun po yung mga politics, yung reportan po, kailangan po nito ay maging national road para maging maganda ang ating daanan. Parang po ka dyan sa Kongreso. Parang po. Kaya pagka pinagpatuloy ko po ito, hindi tayo natapos. Eh, isis ko kanyang pagbibigay kayo. Alam ko nila, hindi mo na ako. Para magpapawis na sa sisi ng lugar. Para sa akin, oh, ito ang bilis
sa ginawa ko ha, ang dami-dami ito. E kung wala na sa kanyang gagawin nila doon, isasabihin ng mga constituents na, wala na ginawa nito, gusto na ito. Ito ba? Kaya, bukod po ro, isang kakasabihin na nabibigay natin sa mga tarasin, ay tungkol naman sa pag-aas kaso pa mula sa kanyang gusto. Para sa isang kapasidad nila ay ito ang nakakasabi na hindi siya ang nakakasabi.
ay panoorin po muna ang ilan sa mga nagsasabang programa sa loob na isang dalaw ng ating inaman at ang minister. Thank you.
isa sa mga pangungkat ng Human Development Legislative Board ng Kaganawa ng Philippine Legislative Committee on Population Development noong 2018. Naging 2017 ulit ang kanyang awardee sa kalarangan ng Board of Public Service. Kaunawa ang pangungkat na niya talaga bilang Deputy Speaker ng House of Representatives sa Senate in Congress. Parang siya na ang pangungkat mula pa malaking tulong at pagkasigulong niya sa Kongreso dahil ang pagsasabagas ng expected maternity leave, tenure, validity, and passports, at pagkaroon ng legal right of sa ating sige. Pamahalan po tayo lahat na magkaroon ng isang puso ng kanyang puso at palasahan sa kanyang mga nasasakupan. Patuloy na ibigay ang buong dedikasyon sa tungkulin para sa pamilyang sa bayan. Para sa infrastructure, health and social services,
Bye.
office ay naghahanda na para magkaroon tayo ng May Kawayan Multi-Specialty Clinic and Dialysis Center. Magandang buhay sa May Kawayan.
huwag muna alis yung mga department heads. Mag-photo off po tayo kasama ang ating mga officials na maya-maya. Siyempre ating minamahal mayor para sa photo together with the department heads.